chapter 5, verse 22 up to 42. Datapwat ang mga punong kawal na nagsiparoon ay hindi sila nangasumpungan sa bilangguan at sila'y nangagbalik at nangagbigay alam. Na sinasabi, aming naratang totoong mabuti ang paggalapat ng bilangguan at nangatayo sa mga pintuan ang mga bantay. Datapwat nang aming buksan, wala paming nasumpungan sino man sa loob. Nang marinig nga ang mga salitang ito ng puno sa templo at ng mga pangulong saserdoti, ay nangalitong totoo tungkol sa mga ito kung ano ang magiging wakas niyaon. At may dumating na isa at nagsabi sa kanila, narito ang mga lalaking binilanggo ninyo ay nangatayo sa templo at nangagtuturo sa bayan. Nang magagayoy, naparoon ang pangulo na kasama ang mga punong kawal at sila din nilang hindi sa pilitan sapagkat nangatakot sa bayan baka sila ay batuhin. At ang kanilang mga dala sila ay kanilang inharap sa Sanhedrin at tinanong sila na nakilang saserdote. Na sinasabi, ibinala naming mahigpit sa inyo na huwag kayong magturo sa pangalang ito. At narito, pinuno ninyo ang Jerusalem ng inyong aral at ibig ninyong iparatang sa amin ang dugo ng taong ito. Datapwat, nagsisagot si Pedro at mga apostol at nangagsabi, dapat muna kami magsitalima sa Diyos bago sa mga tao. Ibinango ng Diyos ng ating mga magulang si Jesus na siya inyong pinatay na ibinitin sa isang punong kahoy. Siya ay pinadakila ng Diyos ng kanyang kanang kamay upang maging prinsipe at tagapagligtas upang magbigay ng pagsisisi sa Israel at kapatawaran ng mga kasalanan. At kami magkasaksi ng mga bagay na ito at gayon din ng Espiritu Santo na siyang ibinigay ng Diyos nagsisitalima sa kanya. Datapwat sila ng kanilang marinig ito ay nangasugatan sa puso at nangagpasiyang sila ipatayin. Datapwat nagtindig sa Sanhedrin ang isang Farisiyo na ngangalang Gamaliel, doktor sa kautusan na pinupurihan ng buong bayan at nagutos na ilabas sandali ang mga tao. At sinabi niya sa kanila, kayong mga lalaking taga-Israel ay mag-iingat kayo sa inyong sarili tungkol sa mga taong ito kung ano ang inyong gagawin. Sapagkat bago pa ng mga araw na ito ay lumitaw na si Judas na nagsabing siya ay dakila at sa kanya ay nakisama ang may 400 tao ang bilang na siya ay pinatay at ang lahat na sa kanya na sisunod ay pawang nagsipangalat at nangawalang kabuluhan. Pagkatapos ang taong ito ay lumitaw si Judas ng taga-Galilea ng mga araw ng pagpapasula at nakahila siya ng maraming sabayan. Siya ay nalipol rin at ang lahat ng sa kanya ay nagsisunod ay pawang nagsipangalat. At ngayon sinasabi ko sa inyo, huwag kayong mangialam sa mga taong ito at pabayaan ninyo sila sapagkat kung ang pasiyang ito o ang gawang ito ay sa mga tao ay mawawasak. Datapwat kung sa Diyos ay hindi ninyo maiwawasak, baka pa kayo ay nangasumpungan ng nakikihamok laban sa Diyos. At sila ay nagsisang-ayon sa Kanya. At pagkatawag nila sa mga apostol, ay pinalo nila at ibinala sa kanila na huwag silang magsalita sa pangalan ni Jesus at sila ay pinawalan. Sila ay ngayon nagsialis sa harapan ng Sanhedrin na nangatutuwang sila ay nangabilang na karapat-dapat mangagbata ng kalimurahan dahil sa pangalan. At sa araw-araw sa templo at sa mga bahay-bahay ay hindi sila nagsisipagtikil ng pagtuturo at pangangaral na si Jesus ang siyang Kristo. Amen.